Magandang araw mga ka-Power Max. So ito ngayon, nag-assemble tayo ng transmission. So pang bukid ito. So ito yung ginagamit sa mga bukid sa ating mga palayan. Ayan mga guys. So ayan nga mga guys, meron tayong makina dito. Ito ay Yamaha diesel. So diesel, masyado na mahal ngayon yung ano eh, yung digasolina ng Bridge Stratton. Kaya yung mga tao lumipat na dito sa ano, sa mga diesel na makina. So ang diesel ngayon magkano na? So nasa malapit na yata mag 80 pesos o 70 plus. Ayan guys, ito matipid lang tong gantong klaseng diesel, 16 horsepower ito, malakas din to. So direct injection. So ito yung transmission naman na nilagyan nila. Ito. Ayan guys, heavy duty, 80 by 80. Tingnan nyo naman yung kapal ng hand tractor. Ayan. So nasa 5 siguro ito, nasa 5 yung lapad niya. So yan, ina-assemble tong hand tractor, so for delivery. So ang nilagay na pulley dito is 12 inches, and then ang kamatch niya pagka ganitong hand tractor ay detress na pulley. So yan guys, 80 by 80 transmission. Pagka sinabi natin 80 by 80, yung kadena nito sa loob, yung 80 taas, 80 baba. So dalaway kadena nito, isa sa taas, isa sa baba. So yung mga ginamit din na sprocket dito is number 80. So malalaki na talaga yung mga kadena nito. Talagang pangsakayan to. So yung makina na yan, so dati ang uso kasi mga makina, yung mga ano, di makineta, pakita ko sa inyo mga guys. Ito tayo dito. Ito mixer o. Ito yung mga gulong, heavy duty. Mga guys, ganyang araw kasi ganito yung uso mga makina. Ayan, mga Yanmar yan na parang bulok na. Ayan o, guys. Yan naman China. So ngayon, ang nauusong mga makina, yung gaya nga nito. Yung air-cooled na. So yung wala na siyang radiator. Kasi pagka may radiator pa. So yun yung nasisira lagi pagka nakakalog. So hindi natin maiwasan yung mayanig kasi itong mga ano eh, itong mga makinang ganito. Yung mayanig na ganun, halimbawa may radiator ka, so madudurog yun talaga. Lagi silang pahinang ng pahinang. So itong mga makina nito, bago maikabit mo sa hand tractor, ayan, meron siyang engine base. Kung saan ma-adjust mo siya ng abante, tsaka patagilid. So pagkagato kalaki, jumbo na tawag dito na, ano, na hand tractor eh. So naglalaman ito, mga 4 na litro ng gear oil. Lapad talaga to. So ito naman guys, yung nakakabit dito yung disakay na tinatawag. So ang mangyayari dito, nakasakay na yung ano, nakasakay na yung nag-hand tractor. So dati kasi naglalakad sila, nasususo, nabobote dun sa mga palayan. So ngayon nakasakay sila habang nagsusuyod. Ang suyod niya ay ito. Ayan, dalawang klaseng suyod. Itong isang suyod na to, yung ano, pang mano-mano yung maglalakad ka. Ito naman isa yung tinatapakan na lang, tapos nakasakay ka dun sa ano, sa disakay. Yan naman yung fan belt, yung Mitsubishi. Ayan, fan belt. So ito yung clutch ng hand tractor. So pagka diniinan, bumaba ito, didiin yung fan belt, iikot na rin to. So ganun yung mechanics nya. So pagka ito nakaangat, andar na andar yung makina. So hindi aabante. So kailangan is bumaba ito. Pagbaba nito, ihigpit yung fan belt. Yun, iikot pa lang yung ano, yung pinaka pulley niya. Kaya aabante na. So kaya may transmission tayo. Ito yung nagpapa low speed. So yung sprocket dito sa ibabaw, 80 by 8 o 80 by 9, yan ganun. Tapos papatneran na malaki. Tapos yung malaki niya, meron sa gilid ng sprocket na maliit. Tapos papunta doon sa isang sprocket paulit sa ilalim. Kaya magpa-reduce na yung ano, yung pinakaikot ng ano ng makina. So babagal siya pero lalakas yung hand tractor natin. Ayun oh. Tayo upuan. Ito yung accelerator. Parang pangit yata yung accelerator na to ah. Crazy. Tapos medyo paling yung ano, medyo paling yung manubela. Siguro ano, sisikwatin. Pasample nga nung makina, panda rin mo nga.
So ayan guys. Ito ba may takip to? Hindi na ulanan. May takip yan. May nakatakip. Hindi kaya nagkatubig yung loob. So ito guys, papaanda rin yung makina. So itong makina natin ito. Ang langis nito ay 1.75. Ang horsepower ng makina na ito ay 16 horsepower. So kayang-kaya niyang i-drive itong jumbo na ganitong klaseng hand tractor. So mga guys, kung meron lang kayong ano, comment down below lang kung meron kayong mga tanong tungkol sa ganitong transmission. So sasagutin natin hanggang ano kaya natin. So meron din kasi kami ano gumagawa ng hand tractor dun sa loob. So yung Hernandez Hand Tractor Manufacturing and General Merchandise, ayan. Saka yung Super Elepante nung araw sa mga lolo ko, ayan. So nag-improve na nag-improve, ayan, naging ganyan yung tractor. Tapos nagkaroon ng cambio. So hindi na nakasabay yung mga Pilipino na nagkaroon na lang ano, mga cambio-cambio. So ganito lang talaga ang improvise ng mga Pinoy na hand tractor. Isa pa nga dito yung ano, yung bangka nga na tinatawag. Yung bangka. So binag natin yung nakaraan yun, yung tinatawag na bangka na hand tractor. Pagka malalim yung putik, yun ang ginagamit. So ito naman kahit malalim ito, so aahon din ito eh. Oo, kasi yung padwell niya yun, nakatayo na rin halos. Saka makapal siya ah. Yung bearing niya sa ilalim 6310, sa gitna 6305, at apat na bearing sa itaas na 6306. Okay, paandarin na natin. So sasatiin, hahanapin yung presyon. Tapos pagkahanap ng presyon, ibababa yung taas. Okay, tapos hatak. Tapos doon, tapak-tapak niya yung disakay. Ayun. Yung disakay. Parang nag-aararo na lang sa buhay. Yun na, dumeli yung guys, dumeli. Okay, tayo patay na. So yun, dumeli yun. Kaya medyo matibay. Yan yung natatagpuan sa ilalim ng mga sasakyan. Yung parang flat spring nila. Yun, yun yung nakalagay doon. So, tapos yan, tubo. Ayan guys. Tubo. Ayan, papunta ron. And then ito nga, yero lang to. Ayan, na meron mga talim. So siguro ito, weldingan mo pa siguro ng isang base black bar dito, para hindi siya bumaluktot hanggang dito. So palagay ko, medyo alanganin eh. Baka bumaluktot yung ano, yung pinaka tubo niya. So ayan guys. Tapos, ang gagawin lang natin dito sa makina na to, kailangan na kailangan pagkabago yung mga makina, i-break in yung mga makina. At pagka-break in ang makina, i-change oil at doon pa lang natin gagamitin. So, pagka bine-break in yung ganitong klase ng makina, ang sikreto dito mga guys, medyo galit yung ano, medyo galit yung makina kasi pagka mininor natin to at nag-init, papakat yung nozzle tip. Ayan, dito yan. Magiging mausok yan, magkukulay, ano, kulay itim yung usok. So, yun lamang guys. Thank you for watching. So update na lang tayo sa ating mga bagong video. Thank you for watching. God bless everyone.